Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sasapit ang gabi ng lagim. Inagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Nasa labas ka na kaagad. Medyo madilim pa. Baka inahanap ka na sa inyo. Pabili na isang basong taho. Sandali ha. Tatakal ka. Aligyan pa natin, Ipal. Oh, eto. Oh. Tumaya! Sandali siya. Galit ako sa kanya. Ha? Anong? Bakit bigal na gay mind sure mo? Mga paa mo! Nakalutang sa akin! Sabay siya!
po. Nabalita, ano ba yung nangyari kagabi sa isang mong kasama sa pagtitinda ng taho? Na si Ingo? Bakit po, inay? Abi, akalain mong pinagpakitaan daw ng multo. Ho? Multo? Oo. Multo ng batang babae. Eh, hindi nga magkadaugaga na pagkukwento sa mga kaibigan nyo eh. Pinagtatawanan lang naman daw siya. Eh, paano naman kasi? Kilalang lasinggero yun. Kaya ayaw paniwalaan. Pero matagal na pong hindi umiinom ng alak yun, Nay. O, ibig mo sabihin, totoo yung sinasabi niya. Hoy! Tinatanong kita. Ho? Ewan ko. Hindi ko po alam. Nako, kumain ka na nga lang. O, yan. Pagjagaan mo ang pritong kamote at mainit na kape. Ayos na po ito, Nay. Anak, ang mabuti mong gawin, ha, kung magtitinda ka ng taho, iwasan mong mapadaan doon sa lugar na yon. Lalo na't madilim pa eh, nagtitinda ka na ng taho. Abay, mahirap na. Baka mamaya sa susunod eh. Ikaw naman ang pagpakitaan nun. Balitang-balita pa naman dun na may batang babae na ginahas at pinagday. Yun at yun ang pinaghihinala ang posibleng nagpakita kay Ingo. Mario? Umiiyak ka na naman. Ay, hindi. Bakit naman ako iiyak? Huwag ka na magkaila pa. Nakita ko eh. Naalala mo na naman si Jenny? Linda, isang taon na nga nakalilipas. Buhat ang mamatay ang anak natin. Siguro naman sapat na yun para makalimutan mo siya. Hindi ko kaya. Sa tuwing nag-iisa ako, lagi ko siyang naaalala. Parang pakiramdam ko, naririyan lang siya at katingin sa akin. Humihingi ng katarungan. Hindi ba't kaya tayo umalis sa bahay at pinaupahan natin para makalimutan ang mga nangyari? Oo nga. Kaya lang, bilang isang ina, hindi ko maiwasan na maisip siya. Mahal na mahal ko siya. Mommy! Oh, bakit? Wala ka bang narinig? Narinig na ano? Narinig ko ang boses ni Jenny. Tinawag niya ako. Umiiyak siya. Ano? Mario! Mario, dinig na dinig ko. Hindi ako maaaring magkamali. Boses yun ang anak ko. Wala akong narinig. Baka naman guni-guni mo lang yun. Totoo! Tinawag niya ako. At narinito siya. Narinito ang anak natin, Mario! Ang kasaysayan tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim! Oh, Gary! Naubos ba yung tinda mong tao? Hindi ho, inay. Ha? Bakit? Hindi po ako nagtinda ngayon eh. Bakit nga? Eh, kasi po medyo masama yung pakiramdam ko. Sa pa, medyo matuba ng bentahan ngayon. Kaya hindi na ako nagpilit. Ganun ba? Opo. O, edi sige. Mabuti nga yung makakapagpahinga ka. Mahirap na. Baka imbis na kumita ka ng pera eh, pabili pa ng gamot yung problemahin natin. Nay... Oh, bakit? Eh, ano po kaya kung mag-iba na lang ako ng hanap buhay? Ano? O bakit mo naman naisip yun? Eh, sawa na ako sa pagtitindi. Oh, eh, ano naman ang iniisip mong hanap buhay? Basta, bahala na. Kahit ano na lang, huwag na lang ang pagtitinda ng taho. Ayoko na eh. Teka, Gary! Bakit po?
Akala ko ba hindi ka nagtinda ngayon? Ay, hindi nga ho. Oh, ano ito? Ha? Bakit may isang basong taho dito? Saan galing ito, anak? Bata, pwede ba sumali sa laro mo? Ha? Sige, halika, salika. Halika, doon tayo, oh. Saan? Doon, bilisan mo. Sige. At teka, ano bang lugar to? Bakit narito tayo? Tsaka, bakit may krus? Oo, krus nga ang mga yan. Dahil nandito tayo. Dito, sa tirahan ko. Ha? Tirahan mo? Oo! Ayan o, tingnan mo. Nakasulat ang pangalan ko. Ha? Nariyan ang katawan ko. Sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa. Hindi! Hindi! Panaginip? Napanaginipan ko na naman ang patang yun. Kailan niya ba ako lulubayan? Kasaysayang tampok sa libong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ay, maga na pala. Sarap ako ng tulog, ah. Ang oras na ba? Uy, alas 4 na ng umaga. Lamig ng hangin. Ano yun? Ay, narinig akong tumatawang bata. Saan ba galing yun? Ano ka naman dito sa loob ng bahay? Ay, baka sa kapitbahay lang. Makapagluto na nga ng almusal. Ay! Naku! Ano itong napakang ko? Apo? Saan galing ito? Masarap po yan. Sa inyo na. May bata? Nakalutang siya sa hangin? Ay! Diyos ka! Multa! 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 Ay! Ay! Ano po bang nangyayari sa inyo? May bata, may bata. Ha? Nakalutang doon sa hangin. Bata! Oh, ayan! Saan? Ayan siya, oh! Oh! Ha? Ay! Banda wala? Wala naman noon, ay. Eh, kita-kita ko kanina. Diyan siya nakatayo sa may-tabi ng upuan na yan, oh! At hindi nakasayad yung mga paa sa sahig. Baka naman po guni-guni nyo lang. Ano bang guni-guni ko lang? Ay, Daganay. Ano po ba itong nagkalat sa sahig? Bakit may mga taho dito? Saan ba ito galing? Taho? Ang taho? Ay, gari! Galing yan sa batang sinasabi ko! Siya ang may dala ng taho na yan! Ah, oh, uminom na muna kayo ng juice. Ah, salamat, Donna. Matabang ho ba? Ah, hindi. Tama lang. Tama lang. Bakit nga ho pala kayo napasyal? Namiss nyo na ho ba itong bahay nyo? Hindi naman. Eh, napadaan lang ako. Oh, kumusta naman kayo dito? Okay naman ho. Nasa na asawa mo? Nasa trabaho po. Mamaya pang uwi nun. Kaya kami mag-ina lang ang lagi naririto sa bahay. Ganun ba? Oo. Mama! Ay, anak, halika! Mama! Magmano ka sa kanya.
Mano po? God bless you, iho. Sino po siya, ba? Ay, anak, siya ang may-ari ng bahay na ito, Amboy. Ako si Linda. Ay, kayo si Aling Linda? Ang nanay ni Jenny? Oh. Ha? Paano mong nalaman? At paano mong nakilala ang anak ko? Kasi po, lagi kaming naglaro. Kaya lang, lagi rin siya umiiyak. Ano? Anak! Oh. Ano ba ang sinasabi mo? Totoo po yan, Mama! Oh, ayun nga siya! Doon sa misipa, nakaupo. Nakatingin sa atin. Ha? Nakasuot po siya ng kulay pink na damit. Tsaka may ribbon siyang pula sa ulo. Yun ang suot ng anak ko. Nang paslangin siya. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng anak mo, Donna. Ang kasaysayang tampok sa libong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Baka naman nagbibiro lang ang anak mo, Donna. Hindi, Fredo. Sinabi niyang lahat ang pagkakakilanlan sa anak ni Aling Linda. At tama lahat ng sinabi niya. Kaya kinilabutan ako kanina. Hindi kaya may nakita siyang larawan ng anak ni na Aling Linda na naiwan nila at galing doon ang yung mga sinasabi niya? Wala. Dahil bago tayo lumipat dito, nilinis kong lahat ng sulok. At kahit isang larawan nila, wala akong nakita. Tigilan nga natin yan. Tulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas. At kailangan kong gumising na maaga. Ay, sige. Oh. Ano yun? Oh, si Amboy. Para naglalaro sa labas. Hindi pa siya natutulog. Ay, sandali at papasukin ko na. Talaga naman oo. Bumalik ka agad ha. Oo. Antok na ako eh. Fredo! Si Donna nga. Bakit siya sumisigaw? Ano nangyari? Donna! Donna, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Fredo! May nakita ako! Kalaro ni Amboy! Ano? Pero bigla siya nawala. Kalaro lang siya ni Amboy kanina. At sakto sa mga sinabi niya, isang bata nakasuot ng damit na kulay pink at ribbon sa ulo na kulay pula. At nakalutang siya sa hangin. Nasaan? At si Amboy, bakit wala siya? Ayun na nga rin ang pinagtataka ko. Nang mawala yung batang babae, nawala din si Amboy. Ano? Ay, Diyos ko, natatakot ako. Hindi kaya si Amboy ay... Ay, ano? Ay, kinuha ng batang babaeng yun! Naririto siya sa kwarto niya, Fredo! Amboy? Ano niya talog? Amboy, anak. Daddy, Mommy, bakit po? Anak, anak, hindi ka ba umalis dito sa kwarto mo? Umalis po. Ha? Saan ka nagpunta? Naglaro po sa labos. Sino kalaro mo? Si Jenny. Nakita pa nga po namin kayo kanina. Sumigaw ka, Mami. Kaya umalis na lang kami. Ha? Anak, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo.
Meron pa nga pong sinabi sa akin si Jenny. Anong sinabi niya sa'yo, anak? Sabi niya, sumama na daw ako sa kanya. Ha? Para hindi na kami mag-iwalay. Ano? Pero, di pa ako pumayag. Kasi, ayokong iiwan kayo eh. Pero sabi niyo, babalik siya at maglalaro kaming dalawa. Kailan siya babalik, anak? Bukas po, ng ating gabi. Kasaysayang tampok sa libong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim! Hindi alam ni Mario ang ginagawa natin. Sinabi ko lang sa kanya na pupunta ako sa isang kaibigan. Dapat simulan na natin. Siya ho si Lolo Mulong. Ah. Mahusay na albularyo at may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Ganun ba? Pumasok na tayo sa loob. Lolo Mulong, bakit ho? Naramdaman ko, narito ang pakay natin. Isang batang babae. Kakausapin ko sa alam kong narito ka. Kaya sige, magpakita ka. Magpag-usap ka sa amin. Naririto ang iyong ina. Anong nangyari, Lolo Mulong? Bakit biglang tumigil ang malakas na hangin? Umalis na siya. Hindi niya gustong makipag-usap ngayon. Ano? Pero bakit? Hindi ko alam. Anong gagawin natin ngayon? Hintayin natin kung kailan siya makikipag-usap sa atin. Ha? Kung handa na siya. Siya mismo ang lalapit para makipag-usap. Pero Lolo... Hayaan natin siya sa gusto niya. Gusto ko siya makausap kahit sandali lang. Hintayin mo ang palahon. Katulad ng sinabi ko, kapag handa na siya. Pero kailan? Kailan niya ako kakausapin? Hindi ko masasabi. Hindi, Linda. Linda, saan ka galing? Mario? Umaga na. Gising ka pa? Hinintay kita. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Inaantok na ako. Hindi, ngayon na. Pero Mario... Narinig mo sinabi ko. Mag-usap tayong dalawa. Oh, sige. Kung yan ang gusto mo. Maupo ka. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling. At kung sinong pinuntahan mo. Gusto kong magkwento ka sa akin. Nang walang labis at walang kulang. Kasaysayang tampok sa libong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim! Amboy? Aba, bakit po? Siguro naman, alam mo kung anong nangyari kagabi, hindi ba? Opo. Sabihin mo nga sa akin, anak.
Bakit hindi nagpakita at nakipag-usap ang kaibigan mo? Ayaw niya kasi. Sinabi niya sa iyong kahilan? Di po. Basta lang, ayaw niya. Nag-usap kami ng daddy mo kanina. Ano naman po ba nag-usapan niyo? Gusto niya umalis na tayo dito. Ah! Kasi natatakot siya para sa'yo. Ayoko! Huwag tayo alis dito! Pero anak! Ayoko! Gusto ko dito! Gusto ko may kalaro! Marami ka naman pwedeng makalaro sa lilipatan natin. Ako at ang papa mo. Ayoko! Gusto ko si Jenny! Ayoko merong ibang kalaro! Di tayo alis dito, mama! Ayoko! Anak! Tulog si Nina. Kawawa naman siya. Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. Nagtala ko ng damdamin ko, ng galit ko. Hindi bali mama yung pagising niya. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagtatahan ko siya. Wow, ang damig ng hangin. Nakakakilaw naman ang alulong ng aso na yun. No? Paano? Ito itong nakikita ko. Si Jenny, ang anak ko. Nasa may ulo na ni Linda. At hinahapos niya ang buhok nito. Lalapitan ko siya. Anak, unti-unti siyang naglalaho. Hindi, Jenny! Jenny, sandali lang, anak! Hmm. Anak! Mario. Linda. Bakit? Si Jenny. Huh? Naririto siya kanina. Naririto ang anak natin. Ano nang gagawin natin ngayon, Fredo? Kailangan na natin mag-desisyon. Ayoko ng ganito. Gusto ko ng tahimik na buhay. Pero paano si Amboy? Ayaw niyang umalis tayo dito. Tayong masusunod, Donna. Hindi siya. Kaya bukas na bukas din. Maghahanap tayo ng malilipatan. Dahil ayoko makasama sa bahay ang isang multo. Mario, iniisip mo pa rin bang nangyari kanina? Oo. Sa mga nangyayari, isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Hindi natatahimik ang anak natin. Galing ako sa istasyon ng pulis kanina at inalam kong development sa kaso ng anak natin. Anong sabi nila? May sinusundan na silang lead. At maaari sa mga susunod na araw, mahuli na nila kung sino ang taong may kagagawan sa pagpaslang sa kanya. Sana nga. Sanang imahuli na ang hayop na yon at pagbabayaran niyang kasalanan niya. Gusto ko mabulok siya sa bilangguan. Kailanman, hindi ko siya mapapatawad. Malapit na mag-alas 5 ng hapon. Maya-maya lang, naririto na yung si Fredo. Sana naman, nakakuha na siya ng bahay na malilipatan namin. At nang matahimik na kami. Teka nga pala, si Amboy, parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Baka nasa kwarto niya, mabuti pa tingnan ko. Naririto na ako sa may pinto ng kanyang kwarto. Pabuksan ko na. Amboy? Anak? Ah? Wala siya dito? Saan siya nagpunta? Baka sa labas. Titingnan ko.
Amboy? Amboy, anak! Wala. Dati naman kapag tinatawag ko, sumasagot ka agad siya. Hindi kaya ibig sabihin na nawawala ang anak ko? Hindi. Makakinuha ang anak ko ng batang multo! Ang kasaysayang tampok sa libong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Hello? Sino ito? Donna? Bakit? Ano? Si Amboy? Sige, sige. Uuwi na ako ngayon din. Bye! Pare! Emergency, pare. Kailangan kong umuwi. Ha? Ano nangyari? Nawawala yung anak ko. Pare, ikaw na bahala magsabi kay boss, ha? Kailangan kong makarating kagad sa bahay namin. Kanina ko pa siya hinahanap, pero hindi ko pa rin siya makita. Oh, Diyos ko. Saan ko pa siya pwedeng hanapin? Donna? Fredo! Mabuti naman dumating ka na. Si Amboy, nakita mo na? Hindi pa! Kanina pa nga ako nag-aalala. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Fredo, baka kinuha na siya ng batang luto. Maghiwalay tayo ng pag-anap sa kanya. Baka nasa paligid lang siya. At kailangan makita kagad natin siya. Oo, sige. Pero sana, huwag ipahintulot ng Diyos na mapahamak ang ating anak. Gary. Hoy, kailangan kausap kita. Oo. Nay, bakit po? Ano ba? Bakit lagi ka nalang nakatulala dyan? Mukhang lalim-lalim ng iniisip mo. Gusto mo na bang mag-asawa? Ho, hindi ho. O eh kung gano'n eh, bakit ka ganyan? Wala ho. Ha? Baka iniisip mo kung anong magandang hanap buhay, di ba? Oo. Kung bakit naman kasi ayaw mo na magtinda ng taho sa umaga. Ay kung tutuusin, okay naman ang kita mo doon. Kahit papano, nakakabili naman tayo ng bigas at konting pang-ulam. Ano ba yan? Anay, buntong hininga ka na naman dyan eh. Ano ba talaga gusto mo? Bakit? Bakit nagulat ka? Nay, para po kasi may dumaan sa harap ko. Ano? Wala naman ako nakita. Para hong usok na biglang nawala. Ay, nako. Ano ka ba? Umaga kung ano-ano yung sinasabi mo. Balak mo ba akong takutin, ha? Na hindi ho. Nakita ko talaga. May dumaang puting usok sa harap ko at... Ha? Nay! Ayun! Asan? Isang batang babae. Nakalutang sa hangin. Kasaysayang tampok sa libong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Sa kaya nagpagtanak ko? Kanina pa ako naghahanap, pero hindi ko siya makita. Pati si Donan, naghanap na rin sa ibang lugar, pero wala.
Saan ko pa siya maaaring hanapin? Ba? Parang kilala ko boses na yun. Tarot tayo, ha? Boses ni Ampoy. Pero nasaan siya? Bakit hindi ko makita? Nakalilipad ako, ha? Teka. Ang boses niya parang... parang galing sa itaas ng puno. Tatalo ko dito, ha? Hindi. Ampoy, anak! Huwag mong gagawin yan! Huwag! Anak! Hayaan na natin sila. Fredo! Makaliligtas ang anak natin. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kumawala pa naman ako. Bakit nangyari sa kanya ito? Ang batang multo. Siya ang may kagagawa nito. Gusto niyang kunin sa atin si Ampoy. Pero hindi ako papayag. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang siyang magtagumpay. Linda, bakit ang mamadali ka? Mario, saan pupunta? Tumawag si Donna. Oh. Nasa ospital ang anak nila. Bakit? Ano nangyari? Tumalon daw si Amboy mula sa puno. Ano? At critical daw ang kondisyon nito. Eh, bakit naman niya ginawa yun? Bakit siya tumalon sa puno? Si Jenny, siya ang pinaghihinalaan ng mag-asawa na may kagagawa ng lahat. Ang anak natin, Mario! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit ba hindi mapakalit yung sigari? Ay, kanina pa palakad-lakad doon sa may sala. Mukhang takot na takot, ha? Ay, ano bang nangyayari sa anak mo? Wag! Lumayo ka! Ha? Lumayin mo ako! Ano yung sinasabi niya? Hindi ko naman gustong gawin yun, eh! Sino kausap niya? Huwag kang lalapit! Wag! Hindi ko na gustong nangyayari. Lalapitan ko siya. Tatakbo ako! Hindi ko mahuhuli sa'yo! Sari! Bakit? Tabi dyan! Ay, di ka muna! Ano ba? Huwag mo na akong sundan! Anak! Hoy! Alin ka dito! Bumalik ka! Saan ka pupunta? Anak! Wala na siya. Hindi niya ako nasundan. Pero kailangan ko pa rin magtago. Dahil hindi niya ako titigilan. Hindi alam muna ako aalis dito. Para hindi niya ako makita. Hindi ako dapat matagpuan ng batang multo. Fredo! Bakit ang tagal ng mga doktor? Ano na ba nangyayari sa anak natin? Pinaanong ka lang, Donna. Hindi siya pababayaan ng mga doktor. Pero baka... hindi mawawalang anak natin. Magtiwala tayo. Fredo! Sino ba itong babae na nakasilip sa may bintana ng emergency room? Lalapitan ko. Bata, na, ano ginagawa mo dyan? Hindi ka pwede dyan. Baka makita ka ng mga doktor, pagalitan ka. Nasaan ba mga magulang mo? At pinababayaan ka nila na... Kukunin ko na siya sa inyo. Ha? Isasama ko na si Amboy sa aking kinaroroonan. Jenny!
Mamamatay na rin ang anak niyo! Ang kasaysayang tampok sa libong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Isasama ko na si Amboy! Mama! Diyan yan, doktor. Lumabas na sa emergency room. Tawala na si Jenny. Mister, Mrs. Doktor, ang anak ko, kumusta na siya? Ligtas ba siya? Masalita kayo, Doc. Sabihin niyo sa akin. Ligtas na ba ang anak ko? Salamat naman at ligtas na si Amboy. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa kanya. Lalo pat alam namin na may kinalaman si Jenny kung bakit narito sa ospital ngayon ang anak niyo. Bakit kailangan madamay kami sa nangyari kay Jenny? Bakit ginugulo niya kami? Wala kaming kasalanan sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo dahil sa ginawa ni Jenny. Pero kami man ay guguluhan kung bakit nangyayari ito. Ang totoo, gusto namin siya makausap pero parang ayaw niya. Subukan kaya nating magpatawag ng pare. Sa kanila tayo humingi ng tulong. Baka sakaling iyon ang maging daan para matahimik na ang kaluluwa ng ating anak. Tuluyan na siyang nawala. Natagasan ko siya. Talagang hindi niya na ako nasundan. Wala nang batang multo. Gary! Gary, bakit ka tumakbo at nagtago? Ano ba nangyayari sa'yo? Hinahabol niya ako, Nay. Sino? Yung batang babae. Ano? Pero natakasan ko siya. Hindi na niya ako nasundan dito. Sino bang batang babae ang tinutukoy mo? Wala naman ako nakita. Siya! Ha? Yung batang babae. Na pinatay ko. Ano? Fredo! Si Amboy! Tahan na. Wala ka nang dapat ipag-alala. Narinig mo nang sinabi ng doktor, di ba? Ligtas ng anak natin. Salamat, Diyos ko. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Hindi na pa ako nagugutom eh. Sige. Tayo na. Hindi ka na. Ha? Ito na. Tingnan mo. Si Jenny? Nakatingin siya ng matalim sa akin dalawa! Kasaysayang tampok sa limbong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Gising ng anak natin, Fredo. Amboy. Papa. Mama. Narito kami. Buhay ako. Oo. Buhay ka, anak. Kasi di ako pumayag. Ha? Ha? Anong? Balit sa akin si Jenny.
Kasi hindi ako sumama sa kanya. Pinipilit niya ako pero sabi ko, ayoko. Hindi ko kayo iiwan dahil mahal ko kayo. Anak. Papa, sorry. Mama, di ko sinasadya. Huwag ka muna magsalita, anak. Baka makasama sa'yo. May sugat ka sa ulo at sa ibang parte ng katawan mo. Sanhin ang pagkakabagsak mo galing sa punong yun. Dapat pala, di ko siya sinunod. Ha? Salbahe pala si Jerry. Pinilit niya ako tumalon. Yan pala, gusto niya akong mamatay. Ayoko na sa kanya. Ayoko na. Makipaglaro kay Jerry. Tama po bang gagawin ko? Oo, anak. Dahil yun lang ang makapagpapatahimik sa iyo. Pero, paano? Baka saktan niya ako. Kailangan mo siyang harapin kung gusto mong makamit ang katahimikan sa buhay. Puntahan mo siya. Sige po, inay. Pupuntahan ko siya. At sana nga tama kayo. Sana magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Sana mapatawad niya ako. Sana, inay. Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Desidido na si Donna at Fredo na umalis sa bahay natin. Kaya hindi na rin sila interesadong lumapit pa tayo sa pari para humingi ng tulong. Naniniwala sila na kung sila'y makakaalis na sa bahay natin, matatahimik na sila at hindi nagagambalain ni Jenny. Pero kailangan pa rin nating ituloy yun, Mario. Oo, oh, dahil gusto ko na rin maging payapang kaluluwa ng ating anak. Pamimisahan natin ang kanyang puntod at pabibendisunan natin ang ating bahay. Bago natin muling paupahan sa iba. At sana, huwag na silang guluhin ang ating anak. Nakahanda na yung mga gamit natin, Fredo. Paparating na mga mag-aakot. Maya-maya lang, nandito na sila. Nakakalungkot man. Pero kailangan natin gawin ito. Alang-alang sa katahimikan ng pamilya natin. Oo. Fredo! Fredo! Ang mga gamit natin! Sige, naglalaglagan! Ha? Hindi kayo maaaring pumalis! Ha? Fredo, si Jenny! Dito lang kayo! Magsasama-sama tayo! Jenny!
pigilan mo yan! Huwag mong gagawin yan! Wala kaming kasalanan sa'yo! Oo! Wala kayong kasalanan! Pero kailangan samahan niyo ako dito! Ayoko mag-isa dito! Makiusap! Tigilan mo na kami! Hindi! Apo! May tao! Apo! Sino kaya ito? Huwag niyo pabuksan! Ako ang kailangan niya! Ako ang haharap sa kanya! Ha? Sino siya? Ang tao ang pumatay sa akin! Hinihingi ko ang kapatawar mo, Jenny. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Pinatay mo ko! Kaya dapat gantihanin kita! Hindi pa ba sapat sa'yong naninikluhod ako? Para patawarin mo? Kung talagang gusto mong patawarin kita, gawin mo ang sasabihin ko sa'yo! Ano? Sabihin mo! Gagawin ko! Sayang tampok sa libong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Salamat at pinakinggan mo ko. Hindi mo ginawang tumalon mula sa building na yon. Hindi ko kayang saktan ang sarili ko, Nay. Hindi ko kayang magpakamatay. May naisip ako para tuloy ang kanyang lubayan. Ano mong naiisip niyo, Nay? Para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Isuko mo ang sarili mo sa mga alagad ng batas para mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Jenny sa iyong mga kamay. Nay? Iyon lamang ang naiisip kong paraan, anak. Isuko mo ang iyong sarili sa mga may kapangyarihan. Salamat sa ginawa mong pagsuko sa anak mo, Emma. Ginawa ko lamang kung anong nararapat dahil nanay rin ako. At nararamdaman ko ang iyong nararamdaman. Ngayon na, matatahimik na si Jenny. San man siya naroon ngayon, nabigyan na ng ustisya ang kanyang pagkamatay. Sana nga. Sana nga, Mario. Dali niyo na yan. Sir. Inuulit ko. Maraming salamat sa iyo, Emma.
Linda, bakit? Mario. Mario ang anak natin. Ayun siya. Galit na galit. Kasaysayan, tampok sa libong ito. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim! Magpapaalam nung kami, Aling Linda. Mama Mario. Oh, sige. Mag-iingat kayo, ha? Naway pala rin na kayo sa susunod niyong pupuntahan. Tiyak po yun. Lalo pa ngayon, tapos na po yung problema niyo kay Jenny. Oo. Ano nga kung palang totoong nangyari? Bakit nagawa ni Gary yun sa anak ninyo? Sa sobrang tiwala, may minsan hindi namin inisip na magagawa ni Gary yun sa anak namin. Mabait siya. At hindi namin kinakitaan ang kagaspangan ng pag-uugali. Paano niya nagawa? Ikunento niyang lahat sa amin. At ganito ang mga nangyari noon. Kuya Gary, pabili nga po ng taho. Oh, Jenny, ang aga mo yata nagising. Ang mami at daddy mo? Tulog pa eh. Kaya lang nagugutom na ako. Kaya inapahan na kita. Pagbili nga po ng taho. Sige. Pero, kailangan mo munang sumama sa akin. Oh? Bakit? Eh kasi luma na itong nasa lalagyan ko. Kukuha tayo ng bago doon. Halika. Talaga po? Oo. Iahatid din kagad kita dito. Sige na. Sige po, sasama ko. Tayo na, kuya. Lingid sa aking anak. May masama palang balak sa kanya si Gary. At pagdating sa madilim na lugar, pinagsamantalahan niya si Jenny at pinaslang. Paano niya naitago ang ginawa niya? Hindi namin nahalata dahil patuloy pa rin siyang nagdadaan sa amin at nagbebenta ng tinda niyang tao. Kunwari pa nga ay hinahanap niya si Jenny, kaya hindi kami naghinala sa kanya. Yung pala pinatay na niya ang anak namin. Nakakalungkot. At nakakaawa pa lang nangyari kay Jenny. Pero ngayong hawak na siya ng mga pulis. Hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ang ginawa niya. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan! Tigilan mo na ako, Jenny! Tama na! Hindi! Tamaan mo ako! Gusto ko ito pa rin mo ang sinabi mo sa akin! Magpakamatay ka! Jenny! Hindi kita patatahimikin, Gary! Hanggat hindi mo ginagawa ang pangako mo! Tamaan mo ako sa kinalalagyan ko! Gagawin ko na! Gagawin ko na! Wala pang isang linggo yan dito? Ba't kayo nagkakagulo? Ano ba nangyari? Sir, may nagkamatayo. Nagbigti sa kanyang sarili. Ano? Sino? Sino sa mga kasamahan niyo nagpakamatay? Balikan natin ang kasaysayan tampok sa libong ito. Sa isa na naman, Gabi
ng lagi. Ay, sana naman eh magustuhan ni Gary ang mga niluto ko. Lahat paborito niya. Siguradong hinihintay niya na ako. Ay, dapat na magmadali na ako. Pupunta na ako doon sa kulungan niya. Ang bango. Sasarap ng amoy nito eh. Baka kulangin siya sa kanin. Ay, di bale. Bibili na lang ako sa labas kung sakali. Kaalis na nga. At dadalhin ko na ang mga pagkain ito sa aking anak. Napabendisyonan na natin ang punto ni Jenny, pati na rin ang bahay natin. Sana naman, tuluyan ang matahimik ang kanyang kaluluwa. Sana nga, Mario. Nabigyan na rin ng hustisya ang nangyari sa kanya. Dahil nakakulong na ang taong nanggahasa at umatay sa kanya. Pero may tanong lang ako sa aking isipan. Ano yun? Kung bakit hindi niya tayo kinausap. Tulad ng ginagawa niya kay Amboy, samantalang tayong kanyang mga magulang. Marahil dahil nakikita niyang lubos pa rin tayong nasasaktan sa kanyang pagkawala. Ayaw niyang maramdaman natin ang labis na pangungulila sa kanya. Kaya mas minabuti niyang huwag makipag-usap sa atin. Pero sa isang banda, masaya pa rin ako. Dahil kahit papano, nagpaparamdam siya sa atin. Ang ibig sabihin, hindi niya rin tayo natitiis. Mahal na mahal tayo ng ating anak. Tama ka, Linda. Kaya huwag natin kalilimutang puntahan siya dito sa kanyang puntod. Para maramdaman niya kung gaano natin siya kamahal at kailanman. Hindi natin siya makakalimutan sa buong buhay natin. Oo. Sana tuluyan ang matahimik ang Batang Multo. Sige na. Labas yan. Baka mamahaw pa yan dito. Sir, magandang umaga ho. Magandang umaga ho naman. Dadalawin ko sana ang aking anak. Sino ang anak niyo? Anong pangalan? Gary. Gary ho. Gary? Yung may kasong panggagaasa at pagpatay? Oo, sir. Mrs., hindi niyo ba napansin yung inilabas kanina? Ha? Alin ho? Yung natatakpan ng kumot? Yun ang anak niyo. Ha? Nagpakamatay siya kanina madaling araw. Sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Hindi! Hindi! Ang anak ko! Gari! Wala na si Gary. Sino pa kanya ang susunod? Ikaw, kaibigan, magtikin na ka pa ba? Huwag mong gayahin si Gary kung ayaw mong malintikan kay Jenny. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Batang Multo. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Sige na. Sige.
del Carmen Amor. Phil Cruz. Rosana Villegas. Maynard Latito Jr. Genevieve de la Cruz at Bobby Cruz. Naglabat ng tunog, temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical ni Napoleon at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi na Lagim!